kay Pirming duyugan ka. Smart Agwi, Smart Agwi, Smart Agwi. For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879 0943-544-1879 Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879 and request, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879 0943-544-1879 Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879 Walang pinipiling oras ang balita. Katotohanan ay isisiwalat sa tanghaling tapat. Listo at sigurado, balitang totoo. Ito ang Balitang Halian. Oras sa buong kapuluan, alas 12:33 na ng tanghali. Magandang tanghali, narito na ang Balitang Halian ngayong araw ng Martes, Nobyembre 29, 2022, 26 days bago magpasko at 34 days bago po, 33 days bago magtapos ang taong 2022. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Balitang Nasyonal. Pilipinas nasa tamang direksyon sa ilalim ng PBBM admin ayon sa survey. Balitang Halian. 8,029 nakapasa sa civil engineer licensure examinations. Balitang Halian. Naiya, ikatlong most stressful airport sa Asia at Oceania ayon sa isang pag-aaral. Balitang Halian.
31 Pinoy posibleng biktima ng trafficking sa Myanmar. Pantanghalian. Mga Badyaw naman bigyan daw ng pangkabuhayan para di na mamalimos ayon kay PBBM. Pantanghalian. 12.5 million na halaga ng ilegal na droga isinuko ng BOC sa PDEA. Pantanghalian. Mpox na ang bagong tawag po sa monkeypox ayon sa WHO. Pantanghalian. 13-month pay rules inilabas bilang paalala ng DOLE. Pantanghalian. Balitang International. Balitang International. Kazakhstan may bago ng presidente. Pantanghalian. Samantalang 5 po ang patay sa isang helicopter crash sa Korea. Pantanghalian. Sa tinawang balitang agrikultura. BFAR magpapaliwanag po sa Ombudsman sa delayed imported fish ban implementation. Pantanghalian. Ang pulang sibuyas, 300 pesos na kada kilo. Pantanghalian. Balita naman sa pampalakasan. Balitang sports. Riot po sa Brazil sa sumiklab matapos talunin ng Morocco ang Belgium sa FIFA World Cup sa score na 2-0. Pantanghalian. Sa ating balitang showbiz. Balitang showbiz. MMFF 2022 entries di mapapanood nationwide. Pantanghalian. At sa ating balitang kakaiba. Balitang kakaiba. Expired na chocolate na ibenta ng mahigit 30,000 pesos. Pantanghalian. Oras po natin 12:36 na ng tanghali. Sa detalye ngayon ng ating mga balita, unahin muna natin ang balitang national. Balitang national. Mas maraming Pilipino po ang naniniwala na patungo na sa tamang direksyon ang Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ito po ay batay sa resulta ng pinakahuling survey ng Okta Research sa nagturang survey sa tanong na kung nasa tamang direksyon ba ang Pilipinas base sa inilahad at ipinatupad na programa at polisiya ng kasalukuyang administrasyon. 85% ang sumagot at nagsabi ng oo, 6% ang nagsabi ng hindi, at 9% naman ang hindi raw alam o di kaya ay tumangging sumagot. Sa sinasabi or sinasabing 91% ng mga Pilipino sa Visayas ang nagsabing maayos na pinamumunuan ni Pangulong Marcos Jr. ang bansa, habang 87% sa Balanced Luzon at 84% sa Mindanao ang pareho ng paniniwala. Kung pagbabatayan ng socio-economic classes naman, pinakamaraming nasa Class D o lower middle class ang naniniwalang nasa tamang direksyon ang bansa. Ginawa ang survey noong Oktubre 23 hanggang 27. Pantanghalian. 12:37 ng tanghali, lumabas na po ang resulta sa ginanap na Civil Engineer Licensure Examination, at mula po sa 20,407 na kumuha ng pagsusulit noong Nobyembre, pumasa ang 8,209 na takers. Ito ay ayon mismo sa Professional Regulation Commission. Si Carl Jervin Rivera magtira ng University of the Philippines Los Baños ang nanguna sa pagsusulit. Makatapos or matapos, makakuha ng 95%. Nanguna naman po ang University of the Philippines Diliman bilang top performing school. Sinundan ito ng University of the Philippines Los Baños, Surigao del Sur State University, Main Campus Carlo A. Hilado Memorial State College, Dalisay at De La Salle University sa Manila. Pantanghalian. 12:38 ng tanghali, pumangatlo ang Ninoy Aquino International Airport bilang most stressful airport sa Asia at Oceania. Ito ay base sa datos na nakuha at sinuri ng travel blog na Hawaiian Islands sa ginawang mahigit 1,500 Google reviews para sa mahigit 500 airports sa buong mundo. Masusing binusisi ang saloobin ng reviewers gamit ang stress analysis tool, at pagkatapos ay sinala ang mga airport sa top 10 kada bansa batay sa kanilang review. Nanguna ang Manchester Airport sa UK na may pinakamaraming bilang ng mga pasahero na nakararanas ng stress. Sinundan ng Greece, Germany at France. Mababa naman ang puntos ng NAIA sa Pilipinas na nakakuha lamang ng 57.81%. Subalit mataas pa rin upang matukoy na ikatlong most stressful airport sa rehiyon sa Asia
at Oshana ang naiya. Bandang hayag! 12:39 ng tanghali, 31 na Pinoy, posibleng biktima umano ng trafficking sa Myanmar. Samantala, ang publiko po ay hinikayat na gamitin ang power of choice. Kaugnay naman sa taas babang presyo ng mga petrolyo. Detalye pa ng balitang ito, ilalahad sa atin ang ating kasamahang John Wesley Fernandez. Wes? Magandang tanghali! Posibleng maging biktima ng human trafficking at cryptocurrency scam ang mga Pinoy na nasa Myanmar ngayon. Nailigtas ng pamalaan ang 12 biktima mula sa krimen ng kabase sa China na isang human trafficking na nag-ooperate sa Myanmar at mayroon pang 31 Pinoy na kailangan pang iligtas labang sa naturang krimen. Sa payag ni Senador Risa Hontiveros, ibinunyag ito noong nakalang linggo na mayroong mga Pilipinong nire-recruit sa pamamagitan ng peking advertisement at mayroon ding mga nangyayaring pagpipilit sa mga Pinoy na mag-invest sa cryptocurrency na kung saan ito ay scam. Nainganyo ang mga biktimang pumasok dahil sa pangako nitong mga trabaho at serbisyo, ngunit mayroong nangyaring pangingidnap at ginagamit ang mga Pinoy upang manloko ng mga dayuhan. Dagdag pa ng senador na tinatatag ngayon ng Chinese Mafia ang pagkakaroon ng grupo ng Pinoy na scammers. Binigyang tiyak rin ng senadora na tinutugunan nito ng gobyerno sa pamamagitan DFA at DOLE. Samantala, iniinganyo ngayon ng Energy Department na gamitin ang power of choice sa mga motorista sa gitna ng paglobo ng presyo ng alis. Ang power of choice ay ang kalayaan ng mga motorista ang pumili ng mga istasyon ng gasolina na mas makakatipid ito. At ipinahayag rin ni Oil Industry Management Bureau of DOE Assistant Director Rodela Romero na dapat mayroong gagawing pamamaraan upang magkakatipid mga motorista sa panahon ngayon na tumataas ang presyo ng gasolina. Matatagpuan sa webpage ng DOE ang mga gasolinahan na mayroong ipinamimigay na discount sa mga motorista at kahit mayroong rollback na pinatutupad ay hindi pa rin malalaman ang mga susunod na mangyayari dahil hindi makokontrol ang pagbabago ng presyo ng gasolina. Para sa Balitang Nasyonal ng Balitang Halian sa 102.9 Smart Agri Radio, ito si John Wesley Fernandez, nag-uulat. Balitang Halian! Maraming salamat, John Wesley Fernandez. 12:31 na po or 12:41 na ng tanghali. Patuloy po sa ating Balitang Nasyonal, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na bigyan ng disenteng pangkabuhayan ang mga badyaw. Ito ay upang tumigil na ang mga ito na lumuwas pa ng Maynila at mamalimos sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ito po ang ibinunyag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo matapos na pangunahan ang pamamahagi ng cash assistance sa 500 pamilyang badyaw. Ang bawat pamilya ay nakatanggap ng 10,000 cash bilang startup capital. Kabilang sa mga recipients, ang mga badyaw na nasa GIP o nailigtas ng DSWD sa lansangan. Ayon kay Tulfo, nais ng Administrasyong Marcos umano na bigyan ang mga badyaw ng disenteng pangkabuhayan o pagkakakitaan sa halip na mamamalimos o mamalimos sa lansangan. Balitang Halian! 12.5 million na halaga ng illegal na droga isinuko po ng BOC sa PDEA. Detalye ng balita ito, ihatid sa atin ng ating kasamahang Kent Jernal Marcos. Kent? Aabot sa 12.5 million pesos ang halaga ng illegal na droga ang isinuko ng Bureau of Customs sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na bahagi ng mga nakumpiska nilang kontrabando sa Port of Clark. Tinatayang 12 imported shipments ang nasabat ng BOC Clark simula noong Marso hanggang sa Nobyembre 2022 at kinumpiska ng pamalaan sa bisa ng RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabilang dito ang mga illegal na droga gaya ng 4,102 peraso ng ecstasy tablets na may halagang 6.9 milyong peso na nadiskubre sa isang shipment na may markang stearin monoprotein galing sa Paris, France. Nadiskubre din ang 4.3 milyong pesos halaga ng kush marijuana mula sa California, USA na ay diniklarang fishing net. 672,000 pesos halaga naman ng kush na ay diniklarang prescription meds. 395
pesos naman na kush na ay diniklarang candy toys, 5 grapo ng ketamine na 37 pouches na marijuana gummies, 310 gramo ng kush at iba pang kagamitan. Nabisto ang mga illegal na droga na dumaan sa X-ray inspection profiling ng mga dumarating na shipments kalakip sa mas pinalakas umanong intelligence at patuloy na koordinasyon ng PDEA at mga counterparts sa ibang bansa. At yan ang balitang nasyonal mula dito sa Smart Agri-Range Center. Kendall Marcos nag-uulat. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Maraming salamat, Kent. Journal Marcos, 12:44 na ng tanghali. Dagdag balitang nasyonal, papalitan na ang pangalan ng monkeypox at gagawin na itong mpox. Ayon sa World Health Organization, ginawa ang pagbabago upang maiwasan ang stigmatization na nagmumula sa umiiral na pangalan. Matatanda ang unang naging monkeypox ang pangalan nito dahil ang virus ay orihinal na natukoy sa mga unggoy na itinago para sa pagsasaliksik sa Denmark noong 1958. Ngunit ang sakit ay matatag buwan din pala sa ibang mga hayop at ang pinakamadalas ay ang rodent. Ang sakit ay unang natuklasan sa mga tao noong 1970 sa Democratic Republic of Congo. Bandang hayag! 12:45 ng tanghali. Naglabas bilang paalala ang Department of Labor and Employment ng guidelines para sa pagbabayad ng 13-month pay ng mga regular na empleyado sa pribadong sektor. Pinaalalahanan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang mga employer at ibinigay ang computation ng mandatory benefit para sa mga manggagawa. Batay na rin sa Labor Advisory No. 23, ang mga may karapatan sa 13-month pay ay ang mga rank and file na empleyado sa pribadong sektor, anuman ang kanilang posisyon, pagtatalaga o katayuan sa pagtratrabaho at anuman ang paraan kung paano binayaran ang kanilang sahod sa kondisyon na sila ay nagtrabaho sa hindi bababa sa isang buwan sa taon ng kalendaryo. Idinagdag nito na ang benepisyo ay dapat bayaran bago ang Disyembre 24. Bandang hayag! 12:46 ng tanghali. Abangan po sa ating pagbabalik ang ating balitang international, balitang agrikultura, balitang sports, balitang showbiz at ang ating balitang kakaiba na ang expired na tsokolate na ibenta sa halagang 30,000 pesos. Detalye po ng mga balitang yan sa ating pagbabalik. Ito po ang balitang halian ng 103.9 Smart Agri Radio na napapanood nyo rin po sa DSSC Smart Agri Radio Facebook page. Smart Agri Radio Sarline. Kung may ala ka mo sa mga birthday, kagaiba ng mga okasyon nga hindi din yung panamyaw, just text Smart Agri Radio 0943-544-1879. Hindi naging magtalang, text na dayon. 0943-544-1879. Smart Agri Radio Sarline. Bandang Hayag, Balitang International. May bagong presidente na ang Kazakhstan, samantalang 5 po ang patay sa helicopter crash na nangyari sa Korea. Yan po ang ating balitang international na ihahatid sa atin ng ating student broadcaster Christian Dave Laborada. Dave? Magandang tanghali. May bago ng presidente ang bansang Kazakhstan sa isang inauguration ceremony sa kabisera ng Astana, nanumpa at idineklara bilang ang bagong pangulo ng Kazakhstan na si Kasym Jomart Tokayev. Tututukan din ng bagong presidente ang kooperasyon at strategic partnership sa mga karatig bansa at iba pang Central Asian countries tulad ng Russia at China. Nanumpa ito sa Palace of Independence kasabay ng seremonya na binuksan kasabay ng watawat ng naturang bansa. Presidential standards at constitution ay hinatid sa Grand Hall. Siniguro naman ito na gagawin niya ang lahat ng posibleng magawa nito upang matugunan ang inaasahan ng mga mamayan at makabuo ng patas na trato sa mga mamayan ng bansa. Samantala, nasawi ang 5 katao sa nangyaring helicopter crash malapit sa isang Buddhist temple sa Yangyang, South Korea. Kabilang sa mga nasawi ay ang 71-anyos na piloto at 54-anyos na mekaniko na naunang pinaniwalaang tanging sakay na bumagsak na helicopter. Kalaunan ay nadiskobrehan ng mga rescue workers ang tatlo iba pang katawan kung
kung saan ang isa ay nasa 20 anyos ang edad at dalawang kababaihan. Sa pamagitan ng surveillance camera footage, ay napag-alaman na ang bumagsak na chopper ay may 5 pasahero pala. Ang bumagsak na helicopter ay pinarerenta ng lokal na pamulaan ng Yangyang, Sokcho at Gosyong na bumagsak sa isang maburo na bahagi ng nabanggit na lugar. Dahil dito ay nanawagan din siya ng pagpapalakas sa safety rule upang maiwasan na nangyari ang mga katulad dito sa hinaharap. Para sa Balitang Internasyonal ng 103.9 Smart Agri Radio, ito si Christian Dave Laborada, nag-uulat. Balitang Hayag! Maraming salamat Christian Dave Laborada. Oras po natin 12:49 ng tanghali. Tumako naman po tayo sa ating Balitang Agrikultura. Tiniyak po ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR na magpapaliwanag sila sa Office of the Ombudsman kaugnay ng investigasyon sa naantalang pagpapatupad ng Fisheries Administrative Order No. 195 na nagbabawal sa pagtitinda ng imported na isda sa palengke. Ito ang pagsiguro po ni BFAR spokesperson Nazario Briguera. Aniya, magsusumiti sila ng pahayag sa anti-graft agency bilang tugon na rin sa inilabas ng kautusan ng ombudsman na dapat magpaliwanag ang ahensya kaugnay sa mga lumabas na ulat na kukumpiskahin ang ng ahensya ang mga imported na isdang pink salmon at pompano simula Disyembre 4. Idinahilan naman ng BFAR na bawal ibenta sa palengke at grocery ang mga nabanggit na batay na rin sa FAO. Matagal na aniyang pinapatupad ang FAO at ngayon lang sila naghigpit dahil umano sa pagdagsa na imported na isda sa pamilihan. Mahigpit po na minomonitor ngayon ng Department of Agriculture, DA, ang supply ng pulang sibuyas sa bansa. Makaraang mapaulat na umabot na sa 300 pesos ang presyo ng kada kilo nito sa mga pamilihan. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, sa kanilang monitoring ay pumapalo na sa halagang 280 pesos ang bentahan ng kada kilo ng red onion sa pulang sibuyas at may ilan na nagbebenta sa halagang 300 pesos kada kilo. Dagdag pa nito na nakikipag-ugnayan na sila sa Bureau of Plant Industry para malaman ang ugat ng pagtaas ng halaga ng red onions. Wala pa naman aniyang plano ang pamahalaan na mag-import ng pulang sibuyas dahil mayroon pa namang aanihing red onions ang mga magsasaka sa bansa sa Disyembre. 12:51 ng tanghali. Halilang sports. Riot sa Brussels sa sumiklab matapos talunin ng Morocco ang Belgium sa FIFA World Cup sa score na 2-0. Detalye po ng balitang yan, iahatin sa atin ang ating nagbabalik na kasamahang John Wesley Fernandez. Wes? Magandang tanghali. Nagkaroon ng malawakang riot sa Brussels matapos talunin ng Morocco ang bansang Belgium sa FIFA World Cup sa score na 2-0. Inaksyonan naman agad ang pamalaan ng riot na kung saan nagpakalat ito ng daan-daang kapulisan sa lugar. Tainit ang girian ng fans ay napilitang gumamit ng water cannon at tear gas sa mga pulis upang tumigil ang kaguluhan. Nagawa naman ang mga fans na sumira ng mga shop windows at pagsunog ng mga sasakyan dahil sa galit nito. Binigyang babala rin ang mga mamamayan na umiwas munang pumunta sa city center at isinara muna ang metro station sa pamamagitan ng paglalagay ng harang upang hindi na kumalat ang problema. Samantala, pinataob ng Croatia ang Canada sa susunod na round ng FIFA World Cup 2022. Unang nakapagtala ng puntos ang bansang Canada sa pamamagitan ni Alfonso Davies ay 2 minuto ng laro. Ngunit naitabla ng Croatia ang puntos na makaiscore si Andrei Karamarik sa 36 na minuto ng laro. Sunod-sunod ang goals ng Croatia dahil nakakuha ng goal si Marko Leva sa 44 na minuto ng laro, si Karamarik naman sa 70 minuto ng laro at si Lovro Maher naman sa huling minuto ng laro. Para sa Balitang Sports, sa Balitang Halian sa 103.9 Smart Agri Radio, ito si John Wesley Fernandez, nag-uulat. Balitang Halian, Balitang Showbiz. 12:53 ng tanghali sa ating Balitang Showbiz. Hindi lahat ng mga sinihan sa Pilipinas ay sasali sa magaganap na Metro Manila Film Festival o MMFF.
bagamat 200 sinihan na ang sumali sa bunutan para sa pagpapalabas ng 8 entries or movies sa taunang festival ng bansa, lumalabas pa rin daw na 30 theaters lang ang bawat pelikula. Nananatili naman positibo ang mga producers. Sa tagal kasi ng pagsara ng mga sinihan, ay umaasa naman ito or ang mga ito na mas marami ang manonood ngayon dahil halos normal na ang lahat. Magsisimulang mapanood sa mga sinihan ang 8 pelikulang kasali sa MMFF sa Pasko mismo, Desyembre 25. Balitang hayag! Dubako na tayo ngayon sa ating balitang kakaiba. Balitang kakaiba! So 54 ng tanghali sa ating balitang kakaiba. Expired na chocolate na ibenta ng mahigit 30,000 pesos. Sino ba naman ang mag-aakala ng expired na chocolate ay magdadala pala ng libo-libong tamis at tamis sa buhay at pera? Ito ang nangyari sa isang mamamayan sa Europa. Isang expired na tsokolate sa England ang naibenta sa halagang 500 British pounds o katumbas ng mahigit na 30,000 pesos dahil ang naturang tsokolate ay nagmula pa pala noong nakaraang siglo o mahigit 100 na taon, 100 taon na ang nakakaraan. Batay sa ulat sa isang auction o isang auction ang isinagawa para maibenta ang nasabing expired na tsokolate na natagpuan mula sa isang attic ng bahay sa Lincolnshire. Sinabi ng mga eksperto na ang naturang tsokolate ay pinaniniwala ang bahagi ng kasaysayan ng United Kingdom. Higit na noong kapanahunan ni Queen Victoria, nag-commission raw kasi ang dating reyna ng isang kumpanya ng tsokolate para gawin ang naturang tsokolate at ipadala ang mga ito sa mga sundalong Briton na nakikipaglaban noong Boer War taong 1899. Balitang hayag! 12:55 na ng tanghali. At yan po ang ating balitang halian ngayong araw po ng Martes. Susunod po ang programang Kultura. Kasama po natin Sean Medina at Ruel Apas. Susundan po yan alauna hanggang alas dos po yan ng hapon. Samantalang susunod din po pagkatapos ng Kultura ang programang Paghahayupan 101 kasama sina Carmela Flores at Noel Menor. Ang kanila pong Paghahayupan 101 ay mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon. Pagkatapos naman ng Paghahayupan 101, ang atin pong Agribida na programa kung saan makakasama po natin ang ating farmer broadcasters. Diyan po 2:30 hanggang 3:30 po yan ng hapon. Samantala, bukas ay araw ng Miyerkules, holiday. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood dito sa ating Balitang Halian sa Smart Agri Radio. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Smart Agri Radio, ako po yung nakasama, Cherry Baquero Corpin. Magandang tanghali! Walang pinipiling oras ang balita. Katotohanan ay isisiwalat sa tanghaling tapat. Listo at sigurado, balitang buo. Ito ang Balitang Halian. Edukasyon og balita.